Dr. Delia's POV. Bumili ako ng pregnancy test para alamin kung buntis ba ako o hindi. Tatlo pa talagang binili ko para lang malaman ko kung may nabuo ba sa loob ko. Nakigamit muna ako ng banyo ni Sir Gabriel na hindi sweet. Kabado ako sobra habang inihintay kong resulta ng test. Tumalikod pa ako para lang hindi ko makita kaagad. Cordelia, kumalma ka. Isang beses lang yun nangyari at sigurado ako na wala. Pero sana wala. Hindi pa ako ready maging mommy. Hindi pa ako nagkakasahod. Wala pa akong pera na pambili ng diaper at gatas niya. Purita lang ako kaya wag na muna sa ngayon. Kausap ko sa sarili ko. Huminga ako ng malalim bago tinignan ang titi. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa nang makita kong dalawang pulang guhit na nasa pregnancy test na hawak ko. Lord, paano ko bubuhayin ng batang ito? Paano ko sasabihin sa pamilya ko na buntis ako? Help me, anong dapat kong gawin? Umiiyak ako dahil natatakot ako. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa akin. Natulala ako ng ilang minuto sa loob ng banyo. Lumabas lang ako dahil sa katok ng boss ko. Pagbukas ko ay bumungad sa akin ang gwapo niyang mukha. Grabe rin talagang katas mo. May bata kagad na nabuo. Hindi ko lang kayang isatinig sa kanya. Kung pwede lang ay baka bigla ko na lang siyang bungangaan at isampal sa kanya itong piti ay ginawa ko na. Pero ayoko namang mawala ng trabaho at sigurado ako na hindi naman niya ako natatandaan o pananagutan. Natulog ka ba sa banyo? Bakit ang tagal mo? Tanong niya sa akin. Masakit po kasi yung tiyan ko. Sorry po kung nakigamit pa ako ng banyo. Walang emosyon na sabi ko sa kanya. Gusto ko kasing maging seryoso, lalo na't sad ako ngayon. Sad ako na may konting saya. Masaya naman ako na magkakaanak na ako. Pero ang problema kasi, how can I raise this baby? Kita mo, napapa-English na ako sa problema ko. Umuwi ka na ako, masakit pa rin ang tiyan mo. Sabi niya sa akin habang nakatingin sa kamay ko. Mabilis ko namang tinago sa likod ko ang kamay ko na may hawak na piti. Mahirap na't baka makita pa niya at magtaka pa siya. Sir, mag-a-undertime na lang po ako ngayon. Sad ko sa kanya. Okay, sige. Uuwi na rin ako. Isasabay na kita. Sabi niya sa akin. Seryoso po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Mukha ba akong joke? Nakakunot ang noo na tanong niya sa akin. Clown ka ba? Nalaki ang mga mata ko dahil kung ano lang talaga ang lumabas sa bibig ko. Asik niya sa akin at nauna na siyang lumabas sa office. Mabilis ko namang kinuha ang bag ko. Nilagay ko rin ang piti ko para hindi niya makita. Sumunod ako sa kanya. Lihim naman ako na pangiti dahil parang may kakaiba sa araw na to. Bigla na lang niya akong niyaya na sumabay sa kanya. Dapat pala palagi kong sabihin na masakit ang tiyan ko para maging sweet siya. Asyumera ka lang talagang palakaka. Kontra ko sa sarili ko. Are you okay? Ang palaya kang bitter. Biglang bulalas ko. What? Sorry po, nagulat lang po. Mahina na sagot ko sa kanya. Sumakay kami sa kotse niya. Medyo nahiya ako dahil ang linis at ang bango. Pasimple ko tuloy inamoy ang sarili ko't baka kasi amoy pawis ako. Mabuti na lang dahil amoy baby cologne pa rin ako. Tinanong niya ako kung saan ako nakatira kaya sinabi ko naman sa kanya. Pero saglit kaming tumigil sa may butika. Stay here, sabi niya sa akin at mabilis siyang lumabas. Nakatanaw naman ako sa kanya mula dito sa loob ng kotse niya. Medyo natagalan siya. Pero paglabas niya ay may dala siyang paper bag. Pagpasok niya at bigla na lang niyang inabot sa akin ang dala niya. Ano po ito? Tanong ko sa kanya. Gamot, tipid na sagot niya sa akin. Bakit niyo po ako binibigyan? Parang timang na tanong ko sa kanya. Para gumaling ng tiyan mo. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Ginagawa ko lang ito para hindi ka absent sa trabaho mo. Sabi niya sa akin at mabilis na pinasibad ang kotse niya. Thank you po. Pinalambing ko pang boses ko para alam niyang na-appreciate ko siya. Are you seducing me? Kunot noon na tanong niya sa akin. Hindi po ah, ganito lang po ako dahil ang bait niyo sa akin ngayon. Hindi po kita type, sir, sagot ko sa kanya. Pangit ba ako? Biglang tanong niya sa akin. Gwapo po, mabilis na sagot ko. Pero kaagad ko ring tinampal ang bibig ko. Dahil masyado akong honest at papuri na yun sa kanya. Kasi dapat hindi ko siya pinupuri. I heard him chuckled na parabang tuwang-tuwa siya sa naging sagot ko. Umiwas na ako ng tingin sa kanya. Hanggang sa pakaramdam ko yung bumibigat ang talukap ng mga mata ko.
Sinasampal ko pang pisngi ko para lang pigilan ang sarili ko na hindi ako makatulog. Nakakahiya kung sakaling tulugan ko siya. Cordelia, wake up. Narinig kong boses ng boss ko, kaya mabilis kong minulat ng mga mata ko. Sorry po, nakatulog ako. Nahihiyang sabi ko sa kanya. It's okay. By the way, we're here na. Sad niya na sa akin. Salamat po sa paghatid at sa mga gamot, sir. Sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot pero alam kong narinig niya ako. Kinalas kong seatbelt ko at mabilis na lumabas sa sakyan niya. Pagkalabas ko pa lang ay para na akong hihimatayin sa tingin ni inay na nakatayo sa may pintuan namin. Maano po inay? Sabi ko sa kanya. Sino yon? Mukhang mayaman? Tanong kaagad niya sa akin. Boss ko po. Isinabay na niya ako, sagot ko sa tanong niya. At bakit kanya isinabay? Nakataas ang isang kilay ni inay habang nagtatanong sa akin. Kasi po masakit ang tiyan ko, kaya maaga akong umuwi. May pupuntahan din po kasi siya sa malapit dito. Paliwanag ko sa kanya. Pupuntahan? Bakit ang tagal mong lumabas? Kasi po nakatulog pala ako. Nainis na nga po sa akin dahil matagal niya na daw akong ginising. Huwag po kayo mag-overthink dahil hindi po niya ako type. Saka rich kid yun. Hindi yun papatol sa kagaya ko na squami. Mahabang paliwanag ko kay inay. Sus, baka mamaya malaman-laman ko, Genoa mo na. Nasa tamang edad ka na. Ang akin lang doon kasi hindi ka masasaktan, anak. Mas mabuti nang iwasan mo na lang ang boss mo. Natatakot ako dahil dyan nagsisimulang lahat sa mga pahatid-hatid na yan. Saad pa ni inay sa akin. Inay, sa mga nababasa't napapanood nyo lang po yan. Iba po sa totoong buhay. Sige po, papasok na ako sa silid ko. Sabi ko sa kanya't mabilis na pumasok sa maliit kong silid. Napaupo ako sa papag ko. Sumasakit ang ulo ko kung paano ko ba solusyonan ang problema ko. Pero ano nga ba dapat kong gawin? Natatakot-takot baka palayasin ako ni inay dito. Pero hindi ko pa rin kayang ipalaglag ang baby na to dahil wala siyang kasalanan. Bahala na, gagawin ko na lang muna ang trabaho ko. Hanggat kaya kong itago ay itatago ko sa kanila. Anak, behave ka lang. Need pa natin magtrabaho para may pera tayo. Mag-iipon muna si mama ng pambili ng diaper. Kausap ko sa tiyan ko. Buo ng desisyon ko. Palalakihin kong anak ko at mamahalin ko siya. Kahit na ano pang mangyari. Cordelia, nakikinig ka ba sa akin? Tanong sa akin ni inay. May sinasabi po ba kayo inay? Tanong ko rin sa kanya. May problema ka ba? Kanina ka pa tulala dyan. Masama bang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Okay lang po ako inay. Sige po, papasok na po ako sa trabaho. Paalam ko sa kanya. Sige anak, ingat ka. Sabi niya sa akin. Masama ang pakiramdam ko dahil na rin sa buntis ako. Nag-research ako kanina ng mga dapat kong malaman. Lalo na ngayon na buntis ako ay kailangan ng may knowledge na rin ako. Buong gabi akong hindi makatulog. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Kahit na masamang pakiramdam ko ay kailangan ko magtrabaho. Hindi naman pwede na tumunga nga na lang ako. Mas matindi na nga pangangailangan ko ngayon. Sir, pwede po ba ako mag-overtime? Tanong ko sa boss ko. Okay na bang pakaramdam mo? Tanong niya sa akin. Okay na po ako, sagot ko sa kanya. Sigurado ka ba? Namumutla ka? Napadami pong lagay ng face powder? Sagot ko sa kanya. Ganun ba? About sa overtime mo, ikaw ang bahala. Sagot niya sa akin. Thank you, sir. Hindi na niya ako pinansin at bumalik na siya sa table niya. Ako naman ay tahimik na rin na nagtatrabaho. Pilit kong nilalabanan ang sarili kong antok. Naalimpungatan ako dahil sa malakas na kalabog. Oh my gosh, nakatulog ako sa trabaho. Nakakahiya dahil humiling ako ng overtime. Pero ito ko ngayon, natutulog sa oras ng trabaho. Sir, sorry po, nihiyang sabi ko sa kanya. It's okay, baliwala na sagot niya sa akin. Kagad kong tinignan ang oras at nalaki talagang mga mata ko. Dahil alas 5 na pala ng hapon. Ibig sabihin, maghapon akong tulog. Sir, sorry po talaga, pero bakit hindi niyo ako ginising? Hindi ba parang sinisisi ko pa siya? Trabaho ko ba nagisingin ka? Nakakahiya naman nagisingin ng babaeng tululaway kapag tulog. Sagot niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Huli na para ma-realize ko na naisatinig ko na naman palang nasa isipan ko kanina. Gusto ko na lang nalamunin ako ng semento sa mga oras na to. Lalong tamang boss ko. Hindi niya trabaho ang gisingin ako. Kagad ko naman kinapa ang gilid ng labi ko. Baka si tululaway talaga ako. Ah,
I'm just kidding. Pakiramdam ko, tumigil lahat sa aming dalawa. Ang sarap kasi pakinggan ang tawa niya at lalo siyang naging gwapo sa paningin ko. Umabot yata ng 1,000 times ang pagiging gwapo niya ngayon. Ouch! Napahawak ako sa noo ko dahil bigla na lang niya akong pinitik. Natulala ka na dyan. Umuwi na tayo at bukas ka na lang mag-overtime. Sad niya sa akin. Magpoprotesta pa sana ako, kaya lang, mabilis na niya akong hinila palabas sa office niya. Sir, magkocommit na lang po ako, sabi ko sa kanya. No, Marie na sagot niya at kinaladkad ako papunta sa parking lot. Napatingin na lang ako sa kamay namin. Ang laki ng palad niya. Tapos, ang liit naman ng akin. Kaya siguro malaki rin yung... Cordelia, anong ginagawa mo? Tanong niya sa akin. Po, bakit mo pinipisil ang kamay ko? Mabilis ko naman binitawan ang kamay niya. Hiyang-hiya ako sa mga pinaggagawa ko. Sorry, na-carried away lang. Ang lambot po kasi ng kamay niyo. Lupa, lamunin mo na ako ng buo. Ngayon din, sad ko sa isipan ko. You're so cute. Sad niya at kinurot niya ang pisngi ko. Ako naman tong naistatwa sa kinatatayuan ko. Saka lang ako nahimasmasan sa malakas niyang busina. Sumakay na ako sa kotse niya. Tahimik na lang akong nakatanaw sa labas ng bintana ng kotse niya. Ayoko nang ipahiya ang sarili ko. Kotang-kota na ako ngayong araw. Masyado na akong nahihiya. Iniisip ko kasi na baka mamaya mapikon sa akin at tanggalin ako bigla sa trabaho. Maging kawawa pang anak namin kapag nagkataon. Saka na niya ako tanggalin kapag may ipon na ako. Napapansin ko na parang wala ka sa sarili mo lately. Ako po ba yung kinakausap niyo? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. May iba pa ba tayong kasama dito? Kita mo wala ka naman sa sarili mo. May tawag sila dyan eh. Aniya habang nag-iisip. Lutang, bigla na lang niyang sambit. Okay naman ako sir, huwag niyo na lang po akong pansinin. Sabi ko sa kanya. Okay, pero kung kailangan mo ng break, eh pwede ka naman mag-leave. Ayoko magkaroon ng lutang na secretary, sabi niya sa akin. Eto nang last na magiging lutang ako. I need money, sir, kaya hindi ako pwede mag-leave. How much? Tanong niya sa akin. How much do you need? Tanong niya ulit dahil nakatingin lang ako sa kanya. Lifetime support po. Charis, dinaan ko na lang sa joke ang lahat. Tumawa pa ako pero naputol dahil napansin ko na lumagpas na kami sa may kanto. Sir, para po, sa tabi lang po, sabi ko sa kanya. Why? Doon po kasi ako bababa, sagot ko sa kanya sabay turo doon sa nilagpasan naming kanto. Let's have a dinner first, gutom na ako, sabi niya sa akin. Sa bahay na lang po ako kakain. 5,000, samahan mo lang akong kumain. Biglang nag-offer? Katunayan po, gutom na talaga ako. Natatawang sabi ko sa kanya. Medyo mukhang pera ako ngayon pero sayang rin yun. Dagdag na rin yung sa ipon ko. Narinig ko naman siyang tumawa. Medyo nahihiya akong pumasok dahil sa ganda ng restaurant. Alam ko kasi na pang-social lang dito. At baka mamaya hingan ako ng pambayad. Wala pa akong maibigay. Baka magugas ako ng mga plato. Hinila na naman niya ako papasok sa loob ng restaurant. May lumapit sa amin na waiter. Nang tanungin niya ako, ay hindi ko alam ang orderin ko. Kaya hinayaan ko na lang si sir na mag-order para sa akin. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Lahat yata in-order niya. Kami lang bang dalawang kakain ng mga to? Tanong ko sa sarili ko. Sir, bakit pong dami nito? May iba pa po ba tayong kasama? Tanong ko sa kanya. Wala, just the two of us. Sagot niya sa akin. Kaya ba natin tong ubusin? Oo naman, malakas akong kumain. Sagot niya sa akin. Kumain ka na. Utos niya sa akin. Inamoy ko na muna ang pagkain na gusto kong tikman nitong mga nakaraan kasi ay masala ng pang-amoy ko. Kaysa masayang ay aamoyin ko na lang muna. Natuwa naman ako dahil masarap ang mga pagkain at hindi ko binigyan ng pansin ang tingin ng boss ko. Gutom kami ng anak niya, pero ewan ko ba, bigla na lang ako nawala ng gana. Hi, Gabrielle! Malanding bati ng isang babae na hindi ko naman kilala. Hi, Luna. Bati naman itong boss ko. I'm free tonight. We can go to my place if you want. Walang kemeng, tanong niya sa boss ko. Napairap naman ako bigla. Wah, hindi ako makapaniwala. May ganito pala talagang babae. Sila pa nagyayaya sa lalaki. Sad ko sa sarili ko. Sure, mabilis naman ang sagot nitong lalaking ito habang nakatingin sa akin.
Gusto ko siyang tarayan pero pinigilan ko sarili ko. Baby, alam mo may idea na si Mommy. Esedus ko na lang kayang tatay mo. Hindi pwedeng na ako na lang maghihirap habang siya masaya sa buhay niya. Kausap ko sa anak ko sa isipan ko. Lagot ka sa akin. Aakitin na lang kita para panagutan mo ko. Sad ko sa sarili ko. Bakit kanya ka makatingin? Parang may galit ka talaga sa akin. Biglang tanong niya sa akin. Ang gwapo niyo po kasi. I can take my eyes off you. Natatawang sagot ko sa kanya na ikinatulala niya. Lagot ka sa akin. Operation Seduce, Mr. Ampalaya. Natatawang sad ko sa isipan ko. Sir, mauna na po ako sa inyo. Paalam ko sa kanya dahil halatang hinihintay na siya ng babae. Hindi na kasi umaalis sa kabilang tibol. Iyahatid na muna kita. Sad pa niya sa akin. Huwag na po, kaya ko na po mag-isa. Sad ko sa kanya. Hindi niya ako pinansin at tinawag na niya ang waiter para ipabalot ang ibang mga pagkain. Hinintay na muna namin ito at nang mabalot na lahat, ay hinila na niya ako palabas sa restaurant. Alam niyo sir, kanina niyo pa ako hinihila. Reklamo ko. Kanina ko pa kasi napapansin na palagi niya akong hinihila. Asit niya sa akin kaya nagtaka naman ako. Sir, bakit mo iniwan yung babae mo? She's not my type. Mabilis na sagot niya sa akin. Hindi niyo type pero pinaasa niyo? Alam niyo, ang sama niyo rin. Pali nang lumalapit sa'yo pero inayawan mo pa, sabi ko sa kanya. Magagalit sa akin ang misis ko. Misis? May misis na po kayo? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Meron na, natatawang sagot niya sa akin. At talagang marunong nang tumawa ang Mr. Ampalayang ito. Nalungkot ako bigla sabay hawak sa tiyan ko. Wala na yata kaming pag-asa ni baby, lalo na ngayon na may asawa ng daddy niya. Paano na kaya to? Paano ng plano ko? Tanong ko sa sarili ko. Bakit ganyan ang mukha mo? Para ka nalugi? Tanong niya sa akin. Huwag niyo na akong isama sa mga dinner mo. Baka mamaya, bigla na lang ako sa bunutan at mapagkamal ang kabit mo. Sabi ko sa kanya dahil naiinis ako. Bigla na lang siyang tumawa kaya napatingin ako sa kanya. May nakakatawa po ba? Seryosong tanong ko sa kanya. Ikaw kasi masyado kang naniniwala sa akin. Wala pa akong balak na mag-asawa. Hindi ko nga alam kung mag-aasawa pa ako. Sagot niya sa akin. Bigla ko nabuhayan sa sagot niya sa akin. Parang pumalakpak ang mga tenga ko sa narinig ko. Mapapagod is good talaga ako. Akala ko kasi may asawa ka na. Kunwari pa na sad ko. Bakit? Type mo ba ako? Biglang tanong niya sa akin. Hindi po. Mas gusto ko kasi yung sweet na tao. Sweet na lalaki. Ay! Nagulat ako dahil bigla na lang bumilis ang takbo ng sasakyan niya. Nang tumingin ako sa kanya, madilim ang mukha niya at para bang galit na naman. Kaya minsan gusto ko na lang naman nahimik kasi halata naman siyang pikon. Nawala naman kasi sa isipan ko na boss ko nga palang kausap ko. Sabi ko naman sa'yo, behave ka lang eh. Paano kung itapon niya tayo palabas sa kotse niya? Kaloka, hindi ko na maiwasang hindi mag-overthink. Bakit bigla na lang akong natakot? Nakahinga na lang ako ng maluwag dahil nakarating na kami ulit sa may kanto. Hindi ko nga namalayan dahil parang naging eroplano yata ang kotse niya. Sir, salamat po sa paghatid, sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot at mabilis na pinasibat ang kotse niya. Ay, iba rin. Pikunin talaga, kaloka. Pumasok na ako sa loob ng bahay at nakita ko nakaupo lang silang lahat na para bang may hinihintay. Kaya bigla kong kinabahan, lalo na't seryoso mukha nila. Mabuti naman at umuwi ka na, seryoso sabi ni inay. Bigla naman akong kinabahan. Kagad na pumasok sa isipan ko na baka nakita nila yung piti ko. Ano nang gagawin ko? Hindi pa ako handang sabihin sa kanilang totoo. Magpaliwanag ka. Seryoso na sabi sa akin ni tatay. Tungkol saan po? Nautal na tanong ko sa kanya. Hindi sila nagsasalita kaya mas lalo akong kinakabahan. Hindi ko kasi alam kung ano bang dapat kong ipaliwanag sa kanila. Bakit ngayon ka lang umuwi? Kanina pa kami tumatawag sa'yo. Hindi mo malang ba naisip na i-check ang cellphone mo? Sarman sa akin ni nanay. Sorry po, kasama ko po kasi yung boss ko. Mahina na sagot ko pero alam ko narinig nila ako. Kasama? Bakit? May relasyon ba kayo? Ilang ulit ko bang dapat sabihin sa'yo na layuan mo siya? Galit na sabi sa akin inay. Hindi ko naman po pwedeng gawin yan. Boss ko po siya, nay. Ang akin lang kapag tapos ng trabaho mo. Sorry po kung sinama ko siya after work.
May importante lang po kasi ako meeting at sinama ko siya. Huwag po kayong mag-alala dahil bayad pong overtime niya. Nagulat kaming lahat dahil bigla na lang nagsalita ang boss ko. Nakatayo siya ngayon sa may pintuan. Kaya pala parang nakakita ng multong mga kasama ko dito sa bahay dahil dumating palang boss kong gwapo. Tumigil ka nga, Cordelia. Galit ng nanay mo't ang boss mo naman, mukhang tinatago lang ang galit niya. Kaya tigilan mo na muna ang pagpuri sa kanya. Pasensya na po kayo, sir. Nag-aalala lang po ako sa anak ko. Kalmadong sabi ni inay. Ako po ang dapat na humingi ng pasensya. Sorry po kung ganitong nangyari. Si Cordelia po mismo humiling sa akin na gusto niya mag-overtime kaya pinagbigyan ko po siya. Sige po, mauna na po ako. Dinaan ko lang po yung mga pagkain na takeout namin kanina. Nakalimutan niya po kasi. Pasensya na po ulit at magandang gabi po. Magalang na sabi niya at mabilis na lumabas sa may pintuan namin. Mabilis naman akong lumabas para sana humingi ng paumanhin dahil alam kong narinig niya ang sinabi kanina ni inay. Bigla ako nahiya lalo na't nag-effort pa siyang bumalik para lang ihatid ang mga pagkain kanina. Bagsak ang balikat ko na pumasok ulit sa loob ng bahay dahil nakaalis na siya. Parang gusto kong umiyak pero pinigilan ko lang. Paano na ako papasok bukas sa trabaho ko? Baka alisin niya ako sa trabaho. Nagkakagulo ng mga kapatid ko sa pagkain na inabot ni sir. Magpapahinga na po ako, paalam ko sa kanila at mabilis na pumasok sa loob ng silid ko. Anak, narinig ko na tawag sa akin ni inay. Bakit po? Tanong ko kay inay. Sorry anak, nakakahiyang ginawa ko. Pasensya na talaga, nag-aalala lang ako sa'yo. Sad sa akin ni inay. Okay lang po, kahit na ganun po si sir ay alam kong niintindihan niya kayo. Seryoso lang po yun, pero mabait naman po siya. Kakausapin ko na lang po siya bukas. Kaya huwag po kayong mag-alala. Kumain na po kayo doon. Masarap po ang mga pagkaing binigay niya, sabi ko kay inay. Alam kong nag-aalala siya pero kaya ko na to. Mas lalo tuloy ako natatakot ngayon kung paano ko ba ipagtatapat sa kanila ang nangyari sa amin. Kung paano ko ba sasabihin na buntis ako't si Mr. Ampalay ang ama ng dinadala ko. Alam ko na magagalit talaga si inay sa akin kapag nalaman niyang totoo, naintindihan kong ibig iparating sa akin ni inay. Ang estado ng buhay namin at ang estado ng buhay ni Sir Gabriel. Pero maliban na ibinigay ko sa anak kong karapatan niya bilang isang Zimmerman, Zimmerman siya at yun ang totoo. Sorry po inay, pero buo ng desisyon ko. Gagawin ko pong lahat para tanggapin ni Sir Gabriel ang anak ko. Sad ko sa sarili ko habang nakatingin ako kay inay. Ano ang gagawin ni Cordelia ngayong dinadala niyang anak nila ng boss niyang si Gabriel? Ipagtapat na kaya niya sa gwapong boss ang tungkol sa bata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.